Gamit ang kumot, tinatakpan ni Eileen ang kanyang panindang isda at mga frozen foods para hindi ito masira. Nababahala kasi siya sa halos 8 oras na pagkawala ng kuryente sa kanilang barangay. Pag kasi inopen, as in madadamage kasi lahat, masisira lahat, kaya ayun, nakaklose lang po siya. Ang pagguho ng lupa sa parte ng Purukwan Happy Hollow ang siyang naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Kasi yung isang bungkus ng kawayan, bali yun kasi ang bumagsak dito sa linya natin. Hinila niya itong poste kaya naputol, kaya ngayon pinalitan natin ngayon ng bago. Sa 5 oras nilang pagtatrabaho para mapalitan ang poste, sinigurado nilang maibabalik ang supply ng kuryente ngayong araw. Sa Middle Rakwari naman, ilang parte ang pinagtulungang linisan ng mga barangay Tanod at mga residente dahil sa pagguho rin ng lupa. Bagamat hindi gaanong malakas ang hangin at ulan, patuloy pa rin nagbabantay ang City Disaster Risk Reduction Management Office Cordillera. May mga several reported kasi na natumbang kahoy at saka about to fall. So yun po yung inaksyonan natin. Mas marami po nung Typhoon Egay kasi mas malakas po yung ulan, mas malakas yung hangin compared ngayon. Kasi ang naranasan lang natin dito sa part natin, yung effect ng southwest monsoon. So, hindi yung mismong agupit ng bagyo. Samantala, ilang mga magsasaka mula Benguet ang hindi pa rin nakabangon mula sa hagupit ng bagyong Egay. Pangamba nila ang epekto ngayon ng bagyong Guring. Talagang napakahirap po sir kasi yung mga puhunan namin back to zero, na parang yung utang namin parang dudubli kasi wala kaming pagkupunan naman ng bagong puhunan. Kaya todo na ang kanilang paghahanda. Talagang naghanda po kami sir kasi mahirap kapag nag-umpisa na naman kami at saka mananalasa ulit yung bagyo. Kaya hindi namin muna tinamnan yung mga garden namin. Maliban sa mga pagguho ng lupa, ay mayroon rin silang naitalang partially damaged houses sa ilang barangay sa Baguio City. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.